Naiyak si Gerson Senisa matapos sa maghapong pumila para sa ayuda para lang sabihan siyang nakuha na umano niya ang 4,000 pisong ayuda sa SAP. Nanlumo si Gerson lalo't wala na siyang regular na trabaho at paraket-raket na lang mula nang tumama ang pandemya. Sinabi po ng social worker sa akin, na-claim mo na, sabi ko. Paano pong na-claim ko na eh, hindi pa nga po ako nakakapirma. Nakita na namin na may pumirma, tinanong ko na yung social worker kung kasi lahat po ng natatanggap na ayuda, pinipicturan po yun. So nakita po namin yung mukha. Ginamit po yung pangalan namin tsaka pirma namin. Pambili ng bigas po namin. Bakit naiiyak ka? Masama ba ang loob? Wala lang po kasi hirap at pagod po. Napag-alamang may nauna na nagpunta na nameke ng ID gamit ang kanyang pangalan. Bukod kay Sinisa, may kumuha na rin ng SAP na para naman kay Renerio Salabo. Agad nakipag-ugnayan ang Manila Department of Social Welfare sa MPD Special Mayor's Reaction Team na diskubring mga taga-barangay mismo ang mga may kinalaman sa mga peking beneficiaries. Ang Executive Officer o XO ng Barangay 608 sa Santa Mesa na si Isagani Darilay at dating tanod na si John Mark Nagera ang mga kumuha ng SAP. Dala lang ng pangangailangan kasi yung isang taon na ECQ, nagkautang ako sa bahay so nagpanibago na naman. Kaya nagkanda baon-baon, kuryente, tubig. Ang nagawa namin kasi pandemic nga, walang-wala kami. Handa naman po kaming panagutan namin kung anong nagawa namin mali. Inaresto rin si nakagawad Cristina Zara na gumawa umano ng certification at Barangay Chairman Mario Simbulan na siya namang pumirma nito. Hindi po alam ng chairman namin na nandun pa po yung tao, nababalik po yung tao ang ginamit po nitong dalawang. Hingi po ng tulong sa akin yung mga tao po na yun. Kaya po nabigyan ko po ng certification po. Ayon sa MPD Smart, hindi itong unang beses na may inarestong mga taga-barangay dahil sa katiwalian. Meron ng dating 40 na chairman na nasyokos ng lokal na pamahalaan ng City Manila at meron na din mga chairman na kinasuhan ng Special Mayor's Reaction Team katulong ang CIDG Manila, kinasuhan ng Grape and Crop Practice Act. Sila-sila ay naglalaglagan. Naharap sa mga reklamong malversation of public funds at falsification of public documents ang mga suspect. Jerome Lantin, ABS-CBN News.